Good morning, Houston. Or good morning, world. Ito ang weather sa Houston, Texas. Medyo sad kasi karamihan walang kuryente. Ayan si ano, si Kuya. Ay, Kuya Dad, si Kuya Ramil. Guess what? Nakakahiyaman, pero kumukuha siya ng tubig para dahan-dahan-dahan, baka madulas ka, yelo ang ano. Nakakahiyaman, pero ang ginagawa namin, kumukuha kami ng tubig para ilagay sa kubeta para may pang flush kami ng, alam mo na, yung mga napaglumaan. So, hindi ka makapaniwala no, na ganyan na nangyayari sa Amerika. Paano ba paglaki niyan, Ling? Para makita si Sir. Sir, hindi ko alam paglaki nito para makita ka, oh. Hindi ko alam pag palaki nito. Pasensya na si ano to eh. Si high-tech tong phone si ano to, si Mrs. walang alam sa ano. Dad, ingat. Madulas talaga. Ayun pa, oh, medyo kasi nawala na ng konti yung snow. So, naging ano na siya ngayon. Naging sleet. Tapos, Dad, bakit iba daan mo? Kala nyo, sa Pilipinas lang nangyayari yan. Dito rin yan sa Amerika na nag-iigib. So, papanik na siya. Nakatira kami sa second floor. Imagine, bit-bit niya yun. So, hirap ng buhay. So, medyo wala ng snow dun sa bubong. Bumaba na. So, ayan. Yan ang masama niya. Yung ano na yan eh. Pag natunaw, ulan. Ay, ulan. Yellow. So, nga pala may bisita si Arlene. Ako po eh. Refugee din. na wala kaming kuryente, wala kaming tubig. It's very humbling na makikistay ka kahit ano gagawin mo dahil sobrang lamig. Mm-hmm. Sobrang lamig. You won't... three layers of clothing, three layers of blanket, mm-hmm. won't cut it. Yeah. So... I'm thankful sa Kuya. Kuya and kay Mrs. Kuya because they let us in. Oh yeah, anytime, Lynn, anytime. That's what friends are for. I know. Yes. Yeah, excuse our looks. Excuse hindi na nga. Looks. Yeah. Ako din, hindi nga. Ay, si Kuya ba nandiyan na? Oo, tignan natin. Si, ano, sorry. Ayun na si Kuya, oh, galing ng sa pool. Kumuha ng tubig. Ayun na. Oh, tabo ha. Nagtitinda lang yan ng taho. Taho. Yan ang buhay sa Amerika. Kala nyo sa Pilipinas lang. But you know what, guys? Grateful kami. May ano kami, may ilaw, may power. Kung walang power, imaginin mo buhay pa namin dito. So, ayan. Binugsan ni Kuya. Nilagay niyan. Pinuno niya ng tubig para mamaya. At may konting, ayan, reserba. No, kawawa naman sila Arlene, so para ready. Wala si ano Mrs. Snider na sa chine-check yung bahay nila kung may power na sila. Sa bahay nila wala rin silang tubig. Wala rin power. Wala, ako naman papakita ko sa inyo, medyo teka muna tingnan natin. Medyo nakaipon ng konti. Konti. May konting tubig diyan. Ayan, nakakuha ng konti, pinuno ko, nilagyan ko lang ng konting tubig yung tub para, alam mo na, tapos hindi pa namin pwedeng gamitin pang toothbrush. Medyo in-announce na kailangan i-boil muna namin ng tubig. Oh, sorry, bago namin gamitin. Sorry, hindi ko binubuksan electric ang ilaw eh. Try na save, never know. So, eto kami, tubuhay namin, Kuya. Okay ba, Dad? Oo. Okay? Ah, good eh. Ginaw? Lagi sa labas. Sobra? Tulo si po ko eh. Tulo si po mo. So, yan, mga... Guys, ayan. Yun lang. Ano ko lang, pinakita ko lang na hindi porket nasa Amerika kami, hindi kami nakakaranas ng hirap din. Mahirap din, you know? Sobra. Kala mo, Amerika na okay kami. You know, pag... umulan or nag-snow, medyo okay, hindi. Lalo na itong Texas, hindi kasi kami design sa, you know, sa winter weather. So, ayan, na nangyari sa amin.
Dad, you have something to say, ililipat ko naman sa'yo. Ikaw naman, i-face mo sa'yo. Face ko sa akin. Oh, my bills natin. Yeah, yan ang sitwasyon namin ngayon sa Houston. So, mag-tsaga-tsaga, you know. We're trying to survive. So we have less supply of water, you know. But we have some food. So yeah, guys, just wanna guys update the ang sitwasyon dito sa Houston, Texas. Okay, guys, be guys safe and see you guys next time. Stay safe. Please subscribe naman oh and hit like. Subscribe and share naman. Thank you, guys. Sorry sa itsura namin.